Welcome back to my YouTube channel, guys. So, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please like and share and subscribe. And today, since ECQ, walang ride, wala tayong mamontage-montage ng mga destinations. So, ang gagawin natin is, mga ngalikot na naman ng motor. And mag-install tayo ng... Right. So, Mini Driving Light version 2. So, yung brand name niya, Pamila. So, sa lahat ng gustong mag-DIY dyan, tindihin nyo lang yung process na gagawin natin and mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yung schematic diagram na gagamitin natin. Again, hindi ulit tayo magpapaka-technical. So, itong Mini Driving Light version 2, kapag nag-high beam ka, may iiwan yung low beam or may iiwan yung white na ilaw. So, medyo tricky siya mamaya. Kailangan nyo lang siyang talagang intindihin and papaliwanan ko rin naman kung paano nangyari or kung ano mangyari dun sa diagram. And nabili ko tong Mini Driving Light na to for 1,800. Bilili namin to ni Utol before ECQ. So, yung install na nating motor ngayon is AutoClick version 2. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Alright guys, so balik-balik tayo sa ating mga pa-drawing-drawing. So yun, meron tayong, so makikita nyo sa diagram natin, hindi ulit tayo magpapaka-technical para, yun, hindi naman tayo masamang tao. So yun, meron tayong switch na gagamitin and meron tayong kukuhanan sa ignition, yung black wire and or brown wire dun sa ating malapit sa panel. And itong high switch na sinasabi ko dito, ito yung connection ng high beam kapag nag-high tayo sa ating mga motor or pag nag-high tayo ng ilaw. So ito, yung dalawang relay na ginamit natin, gagamitin natin, sorry. And mag-install din tayo ng passing light sa ating Mini Driving Light. And itong MDL na to is Mini Driving Light, which is version 2. Meron siyang 3 wire, so red, yellow, black. So yan, yung red, high beam yun, yung yellow, low beam yun, and yung black is ground yun. So, muna nga natin gagawin, in 30, so 30 ng relay, kukonnect natin yan sa battery. But before na makarating sa battery, make sure na gagamit tayo ng fuse. So yan, kukonnect natin. So 30, kukonnect natin sa ating fuse. Yan. So itong 85, kukonnect natin yan sa ground. Yan. So since na may ground tayo dito sa Mini Driving Light, kukonnect na rin natin siya dito. Ayan. Ayan. Pag pinag-connect nyo na yung dalawa na yan, so itatap nyo lang yan sa ground. Ayan. Isasama natin tong 85 dun sa ating relay. Ayan. So, pwede nyo naman rekta dito. Depende lang sa trip nyo yan. So, again, itong 87 natin is output. So, ito na yung pinaka-low natin. Low beam. And itong high beam. Okay. So, yung Mini Driving Light version 2, pag nag-high beam ka, naiiwan na yung low beam or yung white na ilaw. So, gagawin natin, itong 86 muna is kukonnect natin siya sa isang switch. So, kukonnect muna natin siya sa isang switch. Kuha tayo dito. Ayan. Palakadin tayo. At itong 87 natin is kukonnect natin sa low beam. Okay? Since ito yung low na output natin. Ayan. Low beam. Okay. So, hindi naman syempre pwede isa lang yung pagkukonekan nyo. So, pagkukonekan nyo itong dalawang low na to. And itong high, kukonnect nyo rin. Kukonnect nyo rin syempre.
Ayun, nakalimutan ko itawid-tawid. Ayan. High beam. Matic na, i-coconnect ulit natin sa 87 ng high. Okay. So, kumpleto na yung mga output natin. So, ang gagawin ko naman ngayon, itong 87 na to, i-coconnect ko ulit sa input ng kabilang relay sa 30. Okay. Later, pag natapos na natin yung diagram na to, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano mangyayari ng ilaw. Okay. So, meron na tayong input ulit dun sa kabilang relay. So, itong 85 na to, i-coconnect naman natin siya sa high switch dun sa stock natin. So, yan. Kulay blue siya, by the way. So, yan. Kukunin lang natin to. Kukunik natin. And again, alam ko di ako perfect mag-tutorial, pero ganyan ang trip ko. So, sundan nyo na lang. And itong black wire na to, i-coconnect natin siya sa 86 dito. Sasama-samahin muna natin yan para makuha natin yung kumpletong output na, I mean, input ng relay natin. So, ano na lang yung mga natitira natin? Itong switch na to at itong passing light. So, ang gagawin natin, kukonnect lang natin itong switch na to dito sa ating 86 dun sa high beam. So, kukuha mo lang to. Tatap mo lang. Kukonnect natin. And itong passing light ay kukonnect lang din natin to sa isang 86 sa low and isang 86 dun sa high. Ayun. Kukonnect muna natin. Medyo pasmado. Okay, tapos ito kukonnect natin dito. Ayan, ganyan kasimple lang yung diagram na meron tayo. So, papaliwanag ko anong mangyayari, diba? So, meron tayong battery. Paggamit ng relay, meron laging may input and output. And itong 86 and 85, ito yung electromagnetic coil na tinatawag nila. So, mangyayari, pag ininputan mo to ng positive, at itong dalawa na to, yung 86 and 85, kung gusto mo negative trigger or positive trigger, gagawin mo, susuplayan mo na yung isa dito ng positive or negative. So, magsiswitch ka na lang kung gusto mong positive trigger or negative trigger dun sa dalawa. So, ang ginawa ko dito is positive trigger dito sa 86. So, kasi itong 85 nakarekta na sa ground. So, yung 86 na to, nanggaling siya sa ignition. Pero may switch siya, kaya hindi pa siya bubukas hanggat hindi mo siniswitch. So, pag sinitch mo na siya, so magtatagal to, magkoconnect tong dalawa. Yung ignition na to, mayroon na tong agad na kuryente pag once na binuksan natin yung motor. So, yan. Pag tinagal motor, sinitch on natin yung ating mini driving light. So, tatakbo yung kuryente papunta dito. So, maluload siya. Yung electromagnetic coil lilipat dun sa 87, kaya bubukas yung low beam natin. Wow! So pag bukas na yung low beam natin, automatic may kuryente na dito sa 87. So kaya natin ginawa tong input kasi makakapag high beam ka lang kapag open yung mini driving light mo. So itong 87 kinonnect natin sa 30, so meron na tayong input ulit. So itong 85 naman is ground ulit. So yung ground nung high beam, yung which is kulay blue na wire, kinonnect lang natin siya. So itong 86 na to, again, galing sa ignition. So ang nangyari naman sa high beam is negative trigger pala. So once na nag-high tayo, so binigyan natin ng supply, nag-high na siya. Ayan. So magkakaroon na siya ng negative, and then ito, lagi na siyang may positive galing sa ignition. So mag-output siya ng high beam. So tara, i-install na natin to sa ating mini driving light. What? I mean, sa ating Honda Click. What the fuck? 125.
Right guys, so kung di nyo alam kung paano tanggalin tong body na to, so panoorin nyo lang kung paano natin in-install yung charger sa ating Honda Click. Tinuro ko dun kung paano yung pagbaklas ng body at saka flaring dito sa ating head. So umpisa na natin. Ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin tong body na to, kasi dito tayo, dito natin ipoposition yung dalawang relay na meron tayo, and dito rin tayo banda magwiring, dito natin lalagay wiring natin. Next thing is babaklasin din natin tong ditong panel, I mean itong flaring sa panel, kasi kukuhanin natin yung ignition dito, tapos kukuhanin din natin yung connection nitong high beam. Yan guys, so ito yung ginamit nating relay, so 12 volts 40 ampere makikita nyo, so pwede tayong gumamit ng dalawang ganyan or pwedeng dalawang ganito, pero since na ngayon ECQ, wala kami mabili ng dalawang ganito, so umanap na din kami ng relay na compatible dun sa mini driving light na meron tayo, so yan siya, same lang sila ng function pero mas mataas lang yung ampere nito. For about 50 ampere ata ito or 60 ampere. Wala, nabura na eh. So yan, pares pa rin naman sila ng pinning. So yan, 30, 30, 85, 86, 87 para ulit sa output. Right guys, so since meron na tayong relay para sa ating mini driving light, so ang pinakagagawin na natin ngayon is mag-wiring ng mini driving light sa Honda Click 125. Susundan lang natin yung diagram na ginawa natin kanina, and para wala tayong problema. So tara guys! Guys, tapos na tayo mag-wiring ng mini driving light sa ating Honda Click 125. Yung motor na to, kayutol to. So, ito, nakikita nyo, dyan sa screen nyo, mayroong number, may label dyan, kung ano yung mga numbers ng every pin. So, ito, 30. So, ito, 86. Ito, 85. And this is 87. So, yun. Yung black wire na to, nakakonekto dun rekta sa ating battery. So before the battery, meron tayong fuse box doon. So ito naman, itong 86 na to, nakakonect to sa switch na meron tayo. So ito yung switch na gagamitin natin. Yan. So dalawang wire lang meron yan. So ito, on and off. On and off. And itong 85, nakakonect to rekta sa ground. Ayan, dito lang tayo nagpalakad ng ground. Kung makikita nyo sa tornillo na to, meron tayong clip na ginamit. And itong 87, gaya nung nasa diagram, yung 87 connected siya sa low beam, which is low. I mean, itong relay na to pang low. Ayan, ito yung dilaw na wire, nakikita nyo. So, itong output na to, sa susunod na relay, ginawa natin siyang input. So nakakonect din siya sa 30, susunod na relays dun sa high. And itong 86 na to, nakakonect din sa passing. And nakakonect din pala to sa to, dito sa ignition or dito sa malapit sa brake light. Itong kulay brown na wire na to, nakikita nyo dyan.
focus muna natin. Ayan, dyan tayo rin pala nagkabit ng charger nung mga nakaraang video natin. So, balik tayo. So, itong 85 na natitira at 87 na to. So, itong 85 nakakonect to dun sa ground or dun sa high beam natin. Ito yung high beam natin, papakita sa inyo. Itong kulay dito, yung kulay blue. Ay, kita nyo, nakatap tayo sa kulay blue. Nakatap dito sa kulay blue nito. So, after nating makuha yan, so, pag nag-high beam tayo, saka lang siya, or saka lang magta-turn on yung high. Tama. So, itong last wire na to, which is yung bilaw, kakonekto dun sa high beam ng mini driving light natin, version 2. Makikita nyo siya, kulay pula. And one last thing is yung kulay itim dun sa mini driving light natin. Tinap natin yan sa ground din. Kasama na itong 85 sa kabila. So yun lang. Ganoon lang siya kasimple. So tara, papakita ko naman sa inyo kung paano namin kinabit yung passing light. So yun guys, ito yung passing light na ginawa namin. So dito namin siya nilagay. So makikita nyo kanina, yung passing light na to, nakakonect siya sa 86 nung low and 86 din nung high. So yun siya, pag ginawa namin, nagbaray na kami dito. So yun, para lang maipasok dito. So, para baklasin nyo tong passing light na to. So merong isang screwdriver dito, I mean screw dito, and meron din sa ilalim isang screw para mabaklas siya. So yun lang, para mas madali siyang i-access kapag nagpasa. And guys, so since tapos na tayo mag-install ng mini driving light or mag-wiring ng mini driving light sa ating Honda Click 125, so ang gagawin ko muna, ibabalik ko muna tong lahat or lilinisin ko muna tong wiring sa to, and then pag tapos na, final testing ulit tayo. So yun guys, papakita ko lang sa inyo kung paano yung front view and kung paano namin diniskarte yan, i-mount yung dalawang mini driving light sa harap. So kung makikita nyo, parang medyo bumaba to fender. Well, binabaan naman namin talaga yan. Gumamit kami ng tornilyo, yung mga ganun kahaba. Siyempre, hindi nyo masusuot dyan. So, by the way, yung tornilyo pala nito is 3. So, yung sukat nun, 10. So, makikita ko lang din sa inyo kung paano namin minount yung dalawang mini driving light sa harapan. So, kaya namin binaba kasi pag lumiliko siya, tumatama yung mini driving light. So, yung discarding ginawa namin ngayon, yan, yung ililiko ko na, wala na. Yan. Wow! Galing! So, papakita ko naman sa inyo yun kung paano ko minount or kung paano namin minount yung mini driving light na dalawa. And papakita ko rin sa inyo yung tornilyo. So yun. So ipofocus ko lang. Ewan ko kung makikita nyo dyan. Ayan. Kung makikita nyo, may tornilyo sa ilalim. Ayan. Ayan. Ayan, nakita nyo yun, yung tornilyo na yan. So yun yung ginamit namin or yun yung pinagpalitan namin ng tornilyo dito. So tatlo yan, yung tatlo yan yung ganito. Makikita nyo naman yung pag binaklas nyo itong fender. So ito rin pala yung minount namin na mini driving light version 2. Ayan guys.
guys. So, tapos na tayo mag-install na mini-driving light. So, final output na ulit. So, tatry natin kung gumagana ba yung ating mini-driving light. So, open. And then, mag-i-beam tayo. And, itong passing na low beam. And then, passing na high beam. Yan, gumagana naman siya so far. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong tutorial na to, please like and share and subscribe and hit the bell button para updated kayo sa aking YouTube channel. Yun lang. Ciao!